Yan, mapagpalang araw sa iyo lahat. Ang gawa ko ngayon ito. Ang vlog ko ang mag-smash. So, gumagamit ako ng crane dyan para ilagay ko dyan. Guys, ito yung mga ginagawa ko. Product. Pinapakinis. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Medyo boring din po pala pag wala nagsasalita o wala nagkikwento. Malakas din po ang tunog ng makina kaya i-voice over ko na lamang. Ako nga po pala si Bro Alvin, isang OFW dito sa bansang Taiwan. At ito po ang aking trabaho, isang factory worker. Ang hawak ko po ay machine operator. Gumagawa kami ng mga bakal dito, mga bakal sa makina. Tulad ng mga umiikot, mga dinamo, tulad ng mga bangka, sasakyan ng makina, sa mga factory. At kung ano-ano pa, iba-ibang klaseng laki, iba-ibang klaseng liit, pero mabibigat, pero ginagamitan namin ng crane. Ang sahod naman namin dito, napakaganda at hindi kalugi. Ang sahod namin dito, humigit kumulang 50,000. Pag maganda-ganda ang palitan, mas malaki. Dalasan po ng mga trabaho dito sa Taiwan ay factory worker. Pag hindi factory worker, ay caretaker sa mga hindi po nakakaalam ng caretaker. Ito po ay domestic helper sa Middle East o sa Saudi Arabia. Ang tawag lang dito, caretaker. Napakaganda po, di ba? Parang tagapag-alaga ng bahay o tagapagmana ng bahay o hasyenda. Siya nga po pala, napakaganda ng sahod rito. Sapagkat every year, tumataas po ang sahod rito. Dalasan sahod po rito ay pantay-pantay, 27,000 NTD, 27,000 mahigit sa NTD o dollar. O sa makatawid, kulang-kulang 50,000. Pantay-pantay po yan, lahat po ng OFW, ganyan. Depende na lang po sa mga bonus-bonus o sa mga pag-increase sa kanila. Pero kadalasan talaga, pantay-pantay ang sahod ng OFW rito. Kulang-kulang 50,000, kaya hindi na tayo lugi. At ang caretaker naman medyo mababa ng konti pero tumataas din siguro sila. Pasok namin dito simula Lunes hanggang Friday at ang regular day off namin tuwing Sabado saka Linggo. Ang caretaker po naman ang papasukan ninyo sa bansang Taiwan. Ang day off po ng isang caretaker dito sa bansang Taiwan, isang bisis isang buwan. 8 hours nga po pala ang trabaho namin dito sa factory simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At minsan may overtime pero kadalasan wala na kasi mahina po ang aming company. Ang product po kasi namin ay China. Ang umu-order China at ang mga supplier China rin. Kaya apektado kami sa sigalot ng China at Taiwan. Kaya minsan wala kaming pasok pag Friday. At lalong higit mga Taiwanese wala silang pasok pag Webes o kaya pag Friday. Kaya kadalasan nakikita niyo po kami ni Papa Ryan sa ilog. Nanguhuli kami ng isda para mapunan po yung aming kulang na sahod sapagkat kinakalta sa amin kung wala kaming pasok pag Friday. Pero dahil Pinoy tayo, syempre diskarte lalo na sa ibang bansa tayo. Mahina ang aming company, ginagawa namin ng paraan. Kaya kadalasan nakikita nyo kami sa ilog, nanguhuli po kami ng tilapia o isda, minsan sa dagat, minsan sa dumpster at kung saan saan pa para lamang po malibang kami. At hindi lang malibang, kundi makatipid o kaya may maipadala tayo sa ating pamilya. O may maipadala kami sa aming pamilya para pagtapos ng kontrata, pag-uwi sa Pilipinas, makikita namin ang aming pinaghirapan na mayroong napupuntahan. Ganyan po ang buhay namin rito. Isipang diskarte bilang OFW. Hindi isipang binata o isipang lakwat zero dito sa bansang Taiwan. Hindi naman po masyadong mahirap ang trabaho dito sa aking napasukan sapagkat machine operator, sasalang ko lang ito sa makina, tapos babantayan, hahanguin, hahanginan, lilinisin, ganun pa ulit-ulit. Pero napakaraming machine din dito. Pero sa una, nakaka-stress talaga. Pero pag tumagal ka na, parang paulit-ulit lang, masasanay din. Pero napakadali lang talaga ng trabaho para sa akin. Oo, wala ditong aircon, electric pan lang at puro mantika. Langis ang tumatama sa balat namin sapagkat electric pan lamang. Pero okay naman kahit maitim tayo. Napakadali po ng trabaho dito sa bansang Taiwan, lalo dito sa napasukan ko. Sapagkat ako na ang production operator, ako pa ang quality controller. Sapagkat lahat ng panukat na nakikita ko lang dati na hawak ng mga college graduate na pumasok sa mga kumpanya. Sapagkat napakataas po ng standard sa Pilipinas bago maging quality controller. Dito po sa bansang Taiwan, lahat ng panukat na nakikita ko lamang sa factory na humahawak ay mga college graduate ay nahawakan ko na po at natutunan ko. Sapagkat paulit-ulit lamang po itong ginagawa at tuturuan kanila. Libre nga po pala ang pagkain dito sa tanghalian, yung tinatawag na pintang.
yung pintang na napakaraming ulam, may gulay, may isda, may karne, may sabaw, minsan may yakult, minsan may pamilti pa pagtanghali. Iniiwasan kasi nila dito na manghina ka, kinakailangan daw malakas ka. At pagtapos kumain, may tinatawag sila ditong lights off, yung tinatawag na mag-rest ka. Kaya kada isa sa amin, mayroon kaming folding bed dito na kinakailangan umidlip kami. Sa mga nag-aalala nga pala sa aming kalusugan dahil lagi kaming kumakain ng isda. Huwag po kayong mag-alala, pag wala pang isang taon dito, every 6 months may medical po kami. Pag naka-isang taon na, yearly po ang medical namin. At mayroon po kaming card para sa clinic. Kapag nakaramdam ng kaunting sakit ng ulo, sakit ng ngipin, o sama ng pakiramdam, kinakailangan pumunta sa clinic at mura lang po ang bayad dito. 3 years nga pala ang kontrata dito, napakahaba-haba. Kaya kung maluko ka, wala talaga mangyayari. Pero kung masikap ka, napakalaki ng iyong masisave dito, lalo madiskarte. Sapagkat open country po itong Taiwan at napakabait ng mga Taiwanese dito. Open country nga po pala ang bansang Taiwan. Walang visa dito kung papupuntahin nyo rito yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya napakaganda. Bala ko nga papuntahin dito yung mag-ina ko. Pero soon, darating sila. In God's will. Dahil open country ang bansang Taiwan, open din ito sa kalokohan. Kaya ako, tiwala lang sa Diyos, tiwala lang sa pamilya, at tiwala sa sarili. Iniisip ko lagi pag matutokso ako. Iniisip ko kung saan ako nag-umpisa. Kung anong napag-usapan namin ni Mrs. nung nasa Pinas pa lang ako. Kung saan namin gagamitin yung perang maitipong ko. Kung ano yung purpose ng pagparito ko sa Basan Taiwan. Pinapalikan ko yung aming usapan at yung aming mga pangako. At yung aming mga pangarap para sa aming pamilya. Diyan ako lumalakas. Pag nakikita ko, nag-isip ko na lahat ng aking pinagpapaguran, lahat ng aking sahod ay pinapupuntahan. Oo, magastos sa una dahil maraming utang, pero ngayon, makabawi-bawi na tayo. Sabi nga nila, nakakaluwag-luwag, kaya diretso lang. At titiisin ko hanggang matapos ko ang kontrata. At kung hindi ko matapos ang kontrata ko, ibig sabihin nun, nakaipon-ipon na at may puhunan na. Napakaraming OFW ang umuuwing Luhaan. Problema sa pamilya ang kauna-unahang dahilan. Kaya pag-pray natin ang mga OFW na sa abroad. Sapagkat palibot sila ang aso, palibot sila ang problema. Sapagkat sila ay nag-iisa. Biling napakihin sila ng aso at yung problema. Biling mawala ng buhay, biling hindi makita. Biling last makita mo na kung kanila sa abroad. Kaya pag-pray lagi natin sila. Sapagkat paano na lamang, pangungin na natin sa kanila at linkin na natin. Kaya kinakailangan natin lagi sabihin sa kanila, ingat ka dyan, gustahin natin sila, ayos ka lang ka dyan. Sapagkat ang stress na makakami rito sa Taiwan, napakarami nagpapakamatay na ng mga Indonesia, mga Vietnamese, matagal sila sa gitna ng rin. Dahil sa problema sa pamilya, ano mo nang dahilan. Pero ako, malakas ang spirit ko, iwala sa Diyos at laging matalangin. Yan lang aking sandata rito. Iwanan mo ako ng lahat, turuan niya si Lord. Lagi kong pinapanalangin ang mga mahal sa buhay, huwag sa anong matakihin ang kalaban. Kasi ang plano ng kalaban, manira, mawasak at pumatay. Yan ang plano sa atin. Pero ang plano ng Diyos sa atin, buhay na ganap at kasiyasaya. Yung buhay na ganap na sinasabi niya, ito yun. Yung pangako niya, kasama na dyan ang pinasyal, ang bahay, ang ganap yun yung para sa ating mga anak. At masaya mo sa sama natin, yun yung tao ng kasiyasaya. Wala man tayo masyadong ipon. Pero andyan ang kasayahan na dahil natin may paadala ng Panginoon para sa ating pamilya. Kaya ito, pagkatsaga ako din sa abroad, itiisin ang kunting taon para makaipon at para balang araw makauwi sa pamilya. Mayarap sila sama-sama at sabihin na kumpay tayo. Tara, dito na tayo, hindi na paralis. Kasama tayo sa hirap at ginawa. For today's spot is pintang, may isda rito, sabaw, kasi ito, ano ito, yung manipis ng karne, gulaw, kusit, kabuti, itlog, may, ano yan, kain tayo. Ay, tutoy! Sama natin si Sayon, no? Kakain si Sayon. Sa Cavite po sila, sa bahay ng kapalit kong babae. Tatingin sila ng basta may tingitingnan sila doon. Bacon. Walang po bacon. Tapos may isdang malaki oh. Masarap na isda. Ay, yun. Itlog pala ito. May tomatis. Bakit?
problema sa lasok. Kaya mamaya, kung kapatid mo sa amin yung owner mismo ang nag-ibenta. Ayan, naka-out na nga po pala kami. Medyo haggard kasi napakarami pong gawa doon kasi maliliit, tapos mabibigat. Tapos hindi pwedeng i-crane. Pero okay lang. Katapos din ang 8 hours. So, pasok pa rin ito ko. Okay ba? Okay! Yan, pahipahinga muna tayo. Bukas po, may pasok kami, Friday. At yung mga ibang Taiwanese, mga wala namang pasok sila. Tatlo kami laging napaparaya sa kaniitan na hindi nawawalan ng pasok pag Friday. Pero ngayon, medyo nahina na. Dire-diretso pa rin pasok namin Friday. At yung mga Taiwanese, sila na naman yung walang pasok tuwing Friday. At yan, thanks God at may pasok po tayo. At sana tuloy-tuloy po yung pasok na ganyan kahit medyo bumababa, tumataas yung yung kumpari namin ng mga sales at mga product order. Hinga muna tayo at bili tayo mamaya ng ulam po. Ayan, nakabihis po tayo ngayon at lalabas para bumili po ng ulam. Maghahanap tayo kung ano maulam natin. Sakay natin si Katie, baka malayo-layo ating marating. Dito po tayo sa supermarket pumunta. Tingin tayo ng ulam kung ano maulam natin dito. Kadalasan dito manok lang lagi. Manok pag hindi ayan, may mga tilapia rito. Hindi pa rin naman kayo. Pampano. Mas matigas yung ganito. Mas malambot yung puti. Para malaman po eh. Siyempre yung juicy. Tayo na panlahok dito sa kabila. Oh, buto-buto naman ang baboy ito. Hindi ako nakain ng baboy na... Yan, nagtingin-tingin ako rito. Yung bigay ni lupa niya na pera sa amin. Wala pa sa kalatian ito. 49, no? Sa amin, sobrang laki. 300 pa lang isa lang. Ano tayo na panlahok sa tinola? 39. Yung bili sana akong luya na marami kasi ang liliit nito. Pag ganito kasi pag matagal na. Yan, magbayad na po tayo. Yan, palabas na po tayo rito sa supermarket. So, pa-uwi na po tayo. Diyan si Katie. At tama-tama po ito, magluluto na tayo pagkatapos ito. Makakahigap na tayo ng sabaw. Paglaban na naman tayo, kaya luto na lang. Kaya tagahagulo rin ito. Ay, naayos ang langgat. Nakapasok na tayo sa kwarto. Siyempre, pag ganyang OFW, tingin natin yung rice cooker kung may kanin. Walang kanin. Sasain tayo. At ito, pang outdoor ito. Nakuha natin. So, lalagay natin dito. Tahinga na po natin hanggang umaga. Kasi alam ko maraming matitira dito sa luto natin. Okay na po ito. Tutubigan ko lang po. Ay, basa dito. Nag-aayos po kasi dito ng rep. Yung ibang lahi kasama namin. Ayan, tinubigan ko lang po yung bigas. At para maiba lang po yung ating tinola. Tinolang bicol ito. So, yung pinagugasan ng bigas, yun yung ating isasabaw sa tinola. Bukod lang natin dito. Okay na po yan. Pang tutubing natin mamaya ito sa tinulang manok. Ito lang natin. Salang natin. Ah, salang parang iba. Wala pa si Papa Ryan, so may pinuntahan siya. Yan, salang natin po rito. Bah, marami-rami yata yung tubig ko. Kailangan po rito, konti lang yung tubig, kalahating baso. Yun, okay na po yan. Tapos, siyempre, huwag natin kakalimutan yung sikreto para hindi mapanis. Lang po. Kasi dito po, mainit, maulan, kaya yung rice cooker laging moist. Saksa ko na po ito. Kaya mabilis po mapanis pag laging nagpapaus yung rice cooker. Tapos pindutin. Kasi nung nakaraan na luto namin, grabe, gutom na gutom. Tapos biglang pag nakaprepare na lahat, pati ulam,
Kakain na lang, tapos pagbukas ng rice cooker, hilaw. Masakit pala sa puso pag nabibitin. Sa sikmura. Yan. Hayaan po natin dito, tapos mag-prepare na po tayo maghiwa. Medyo nangingitim po ako. Minsan maitim, minsan puti, minsan blooming, minsan haggard. So, hiwa na po tayo ng luya. So, this is me. Sabi nung ano, this is me. So, wala na po sa edad ko yung ano pa, magpagwapo. Basta alagaan ko lang yung katawan ko. Ganyan. Maayos, malinis. Pero yung hangarin pa yung magpagwapo dahil may rason para magustuhan ng mga chicks. So, wala na po yun. Joke lang po. Pero inaalagaan ako po yung sarili. Kahit matanda na tayo, syempre. Kailangan nating alagaan yung sarili natin. With sa skin, sa kalusugan. Pero yung sabing porma, kasi pag porma, ibig sabihin ng porma, ay pinupormahan. Iba po ngayon yung mga, ano, yung mga matatanda. O yung hindi pala matatanda, pakinggan. Iba po ngayon yung may mga edad na. Kasi kung kailan na edad na, saka ano, gumaganda po. Parang hindi natanda. Hindi nyo po napapansin ngayon. Kasi maganda na po ngayon, dami pong nadidiscover. Pagpaganda ng kutis, patangos ng ilong. So, high-tech na po ngayon. At nakikita natin na dati, yung mga matatanda, pag tumanda, ano talaga, mga losyang na. Losyang, o kaya talagang napabayaan na. Pero ngayon, iba, karamihan talaga, hindi masa lahat, karamihan po, ano, pag tumatanda ngayon, parang hindi nagbabago, parang bata pa rin. Kumpara sa ano, ayos po sa observation ko ha. Kasi nung bata ako, inobserbahan ko yung mga matatanda. Nanginginom po ako sa kanila. Pero ang mga itsura nila, malayong-malayo sa ngayon. Dati pag yung kaharap ng bata ngayon, dati pagkaharap ng dalagita yung ang edad ay ano na, mga 40 o 50 pataas. Parang tanda-tanda lang kausap. Pero ngayon pag kaharap, parang ano, hindi naguhuli yung teenager saka yung mga edad na matatanda, may mga edad na. Dala po yan siguro ng ano, mga bagong discover, mga gamot, mga gadgets. So, ang dami nating nababasa sa ano, sa Facebook. Ang dami nating nababasa sa social media at sa mga payo ng mga vlogger, ng mga doktor. At siyempre, marami ding natutuklasan ng mga gamot-gamot na yung mga ano, mga vitamins sa skin, vitamins sa kung ano-ano pa. Kaya salamat. Lahat naman yan ay ano eh, ikakabuti natin. Huwag lang nating abusuhin yung katawan natin. Kaya nahiwa. Ay, wala po tayo. Nagbalat lang pala ako. Yeah, pagbabalat po ng bawang, ganito. Ayan. Yung iba, hinahati daw sa gitna. Okay din naman po pala. Mabilis din matanggal yung balat. Pero ako po, pinipisa ko. Para lasan-lasa pag hiniwa mo na. Para kahit konti lang yung mahiwa mo, so durog na siya. Ituwa natin siya. Ito luya, hindi na ito. Kasi may dami ng luya. Bawang. Sasaba po tayo. At paparahin, hindi ko alam kung anong kung saan siya. Hindi ko alam kung anong bili. Baka minsan may binibili siyang ulam eh. Minsan nagkaka minsan dumadami yung ulam namin. Kasi minsan may dala ako. Minsan may dala din siya. Sibuyas. Iwan natin luya. So, hindi ko na po ano yung luya. Kung hindi ko na durogi masyado, mahaba na para mahalata natin luya. Kasi mahirap kung makagat natin luya. Maahang po kasi itong luyang ito. Yung mga umuurong na. Matitindi po yung umuurong. Matindi siya. Kumbaga nanuot na dun yung kanilang katas ng luya. Maanghang. Pero yung ahang naman niya iba-iba. Iba yung ahang ng paminta. Iba yung ahang ng sili. Parang yung ano yun, dating ng isang tao. Iba, yung dating ko, iba. Yung dating ni Papa Ryan, yung dating nila. Iba-iba, yung dating ng mga idol natin, mga asawa natin. Iba-iba sa mga dating ng mga tao. Kasi kung pare-parehas tayo, baka magkakasilusan na. Kasi isa ang ating nagugustuhan. Yan, hiwa na po natin at mag-isa na po tayo ng manok. Siyempre, mukha ko muna. Dito na po tayo sa kusina. At mag-start na po tayo magluto.
at yung aming kalanay ano medyo matagal na. At pagpunta ko po ng Carrefour ay bibiling ko po yung ano doon, yung nakita kong bago. Nakita namin ni Ethan. Hindi ko lang nakuha nung punta ko last sa ano sa Taichung. Kasi hindi ko makita, baka ubos na. Pero maghahanap po ako. Yan, base lang po ito. Baka tayong basahan dito. Marami kami nilabhan dito ng basahan eh. Bibigay namin dito sa mga kaano natin. Yan. Basahan na lang po ito. Pero maganda pang short. Galing dumpster, pero nilabhan po yan. Magpika. Sasangkot siya natin yan. Tapos lagay na po natin agad yung luya. Mabilis lang po uminit yan. Ayan, brown na po. Pwede natin ilagay yung luya, bawang. Pag medyo sarog-sarog na po yan, so lalagyan natin yung manok. Yan, lalagyan na po natin yung manok. Ito po lang tayo ng laman-laman. Yan, ano pong tawag sa inyo? Sa amin po sa Quezon, ang tawag sa ganito. Pag igisa mo sa bawang, sa luya, tapos lalagay mo yung manok, sangkot siya. Tayo nyo po, anong tawag sa inyong lugar? Yun, nasunog-sunog na po. Nalabas na tayo ng aroma. Ito, 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 ito na siya. Ayan, ito na po yung pinagugasan ng bigas. Ugas-bigas, lagyan na po natin. Ayan. Yung pinagugasan po ng bigas, magsisilbi po siyang pampalapot ng konti. Tapos may lasa po siyang kakaiba na sobrang sarap. Try nyo po. Pwede rin po itong gawin sa ano, mga tulingan o yung mga isdang malalansa. Lalagyan nyo yung pinagugasan ng bigas. Tapan lang po natin, tapos pakuloy natin. Tapos pag malambot na, lalagay po natin yung gulay. Dito pala po yung gulay. Ito po yung gulay. At aking binabad. So, bali ilang piraso ito. 1, 2. 6 na piraso. Ano po siya? 30 to. 30 na yun pala. Ano siya? Yung mustasa ba ito? Mustasa. Kasi may mga putik po yan dito sa sulok-sulok ng kanyang tangka eh. Kaya mas maganda talaga eh. Hihimayin mo. Dito mo yung salad. Ayan. Yan, ito po yung mustasa ba ito? So, pag kumulo po yan, so lalagay na po natin. Natikman po natin kung anong lasa nito. Pero hindi po siya malambot. Ah, sarap. Pero hindi po nalasa yung manok kasi kalalagay po natin yung manok. So maya-maya pa po para yung lasa po ng manok. Pumasok po yung lasa din ng mga rekado. Mag-alo-halo sila. Takpan lang po natin. Yan, check po natin kung anong nangyari na. At yan. Malabas na yung kanyang aroma. Malambot na po siya. Yan, parang ganito po eh. Yan, parang ganyan. Pero itong isa, hindi pa. So, konting pakulo pa po. Tapos, pag okay na, lalagay po natin yung gulay. So, ngayon, tikman natin ikalawang tikim kung anong lasa niya. Sarap. Ako siya. Yan, hanggang ngayon po hindi pa kinukuha ito na lupa niya itong lutuan dito. Ay, yung patungan ng lutuan. Baka ano lang po, may nag-check po siguro na ano, parang sa ano, yung parang mag-check na kung okay yung mga buildings nila.
Cleaning permit. Tinanggal niya yung karton dito sa kanyang kumot. So, magkakasunog nga naman pag nagkaapoy dito. Pero hindi pa niya tinatanggal, isang linggo na. Sabi niya nakukunin daw. Hindi naman hinahakot. So, bayaan lang po natin hanggat nandito. Pagluto tayo. Yan, okay na po ito. So, patayin na po natin kasi mahirap malabag po yung gulay. At tikman po natin kung lami kaayo. Ah, miya-miya. Tama lang po yung sabaw niya, hindi ko masyadong dinamihan. At yung lasa niya, nanuot po yung lasa po ng sinabaw ng bigas. Grabe, sarap. Ah, sarap talaga parang ako. Ah, takpan na po natin at lagyan natin sa loob at magluluto si Brook ng monggo daw. Yan, ito na po yung ating ulam. At yung ating sinaing, tingnan natin kung ano sinaing natin. Ayun, luto na. So, hintayin lang po natin yung luto ni Papa Ryan, tapos kain na po tayo. Yan, at kain na po tayo kasi magluluto pa si Papa Ryan. Munggo po yun, medyo matagal-tagal pa. Ito, luto na sa atin. So, siya na pati nagsabi sa atin. Kain na tayo, maya-maya pa siya. At may ulam na tayo dito. At may kanin na. Sandali na po tayo. Tama-tama lang po yun ating pagkakasaing. Ganda po yung lutoang ito kasi hindi siya malabog. Medyo napagod po tayo sa trabaho kasi yung gawa ako noong una malalaki tapos maliliit ngayon pero mabibigat po yun. Isang salang ay 14. Kaya nanginginig-ginig na tayo sa gutom. Kaya una tayo. So dala si bro. Sa oras po ay ano na eh. Alas 7 na. 7:08. Gutom na tayo. Pagyan natin sa bro. Kain po tayo. Meron po tayo ditong tinola na may lahok na pichay at may kanina. So, mauna tayo kay Papa Ryan kasi luto pa siya. Tikman na lang niya yung luto. Tapos pag mamaya, pag natakam tayo sa kain din tayo sa niya. Kaya bukas, tikman natin yung munggo niya. Kasi gabi ngayon eh. Yan, pati God in heaven, the person Jesus Christ Lord. Maraming salamat po ano sa pagkain ito na kainin ko. Nagsalbing kalakasan sa akin. Salamat sa maghapon na binigay mong pag-iingat sa kalakasan. Ito din sa mga mahal kong pamilya, Lord. Salamat sa kanilang, salamat po sa lahat na pag-provide nyo sa kanila at pag-iingat sa lahat ng ginawa mo. Ito din, Lord, sa mga viewers. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa kanilang buhay. Sagutin mo, Lord, ang lahat ng kanilang panalangin at mga naisin mong gusto sa buhay. Lord, this is my prayer in Jesus' name. Amen. Kain po tayo. Hindi po ako madrama sa pagkain. Kasi kabinibili ng tatay ko pag pagkain. Siya, tahimik. Yeah, tahimik. Pero pag matatanda na, yung mga bata kami, sabi pag daw nakain, tahimik. Pero sila matatanda, kwentuhan sila ng masasaya. Pero mga problema, sabi niya kung maaari, huwag dudaan sa pagkain kasi blessings to eh. Mga emote-emote. So, kailangan na pagkain. Joy. Di ba? Kasi blessings yan eh. Siyang tabi muna yung mga mga isi-isip sa Pilipinas, mga broken hearted. So, kailangan sa pagkain, sa masaya at tanggap ng blessings. Ayan po tayo. Saka hindi ako makasubo pag madaldal. Lambot. Malambot po itong manok na ito. Saka yung mantika niya, sariling mantika niya. Yung pinanggisa ko sa kanya, konting-konti. Parang huwag lang kumapit yung bawang sa kawali. Hmm.
At sa susunod po na araw, wala kami pasok, holiday dito. Tuesday yung holiday. Pero sana idamay po yung ano, yung Monday. Baka wala po kami pasok ng Monday, Tuesday. Pero kung magkakapasok man, ano, Monday. At bukas po, araw ng Friday, may pasok po kami. Yung mga Taiwanese, wala nang pasok sila. Bibihira ay may pasok. Taga-sit up lang po ng machine yung pinapasok. Ito yung gusto ko sa gulay po, yung parang medyo fresh pa siya, na hindi siya labog. Pag naman papaya, gusto ko yung medyo nalalabog-labog na siya. Kain po. Pero yung kumbili ko po yung itim, medyo matagal-tagal pong pakulo yun. Eh ano tayo, pagod sa trabaho. Nakita nyo naman po yung trabaho. Yung trabaho po yun, ano, nung nidisan, yung medyo mataba doon na medyo matanda na. Kasi kung may machine siyang dalawa, tapos pangatlo yung pinastuhan ko. Kasi kung siya yung pipisto po ron, ano siya, mabigat, bukod sa mabigat siya, panay ang salin, saka panay ang lagay. Kaya doon ako pinapresto ng supervisor. Makatulong din sa kanya. Kasi ako, bata-bata pa, ramdam ko po yung pago doon. Kasi mayroon 14 piraso, tapos medyo mabigat siya. Ang isang piraso siguro, mga 2 kilo po. Dalawa kalahati ganyan. 14 ng isang salang. Sa salang mo muna doon sa lagayan ng pantulak. Tapos ilinisan mo pa yun. Ilinisan, pupunasan lahat. Tapos ilalagay pa doon sa salangan ng machine. Bago buhat na naman. Pagkatapos, aalisin naman dun. Tapos panibagong punas na naman. Tapos panibagong salin na naman sa box. Kaya medyo, ano po, hindi man sa pag, ano, medyo mahirap yun. Para sa matanda, no, katulad ni Jason. Kaya ako nilagay dun para pagod lang pero kaya naman. Mukbang po tayo. Ang karelax po pagsabaw. Tingkap tayo. Ah, pasensya na po. Gutom na talaga ako. Kaya nanginig-inig yung paghigap ko. Ah, grabe. Yung pag masarap po sa ginaganahan yun po, percent tayo. Lalo pag may sabaw.
Grabe po ang paus. Ah, sarap. About nga po pala dun sa ano, sa dumpster nga pala, sa mga nagmi-mission sa akin na ipadala dun sa isang vlogger na ano, puging bumabiyahe. Ano po, malaking vlogger po yun. So, sa comments, bihirang maliit po ang chance natin mapansin niya. Kasi may mga ano po yun eh, mga taga-edit na. Mas, siya, ano lang, video lang siya ng video. Tapos magbibigay lang niya dun sa taga-edit niya. Tapos yun, magbasa siya, susulyap lang siya ng konti sa comments. Kasi mas priority po nila yung video ng video, ganyan. Lahat po lang, you know, saka yung mga video yun, naka-ano na po siya, naka-schedule na. Pag anong malalaking vlogger na po, naka-schedule na yun. Kaya sa mga request na ipadala dun, hindi po natin mapapadala kasi bukod sa hindi tayo mapapansin. Maliit po yung chance pala na mapansin tayo. Siguro kung mga malaki-laki na po yung channel natin, baka mapansin po. Kasi million na po yung ano niya, subscriber po niya. Hindi kami po mga 40 plus pa lang yung subscriber o kaya mga konti pa lang subscriber. Hindi na po namin ma-replyan yung mga comments. How much for po yung mga million na subscriber, tas ang dami po nilang upload. Kaya po maliit po yung chance natin na mapansin. Kahit sa message po. Email, pero mag-i-email po tayo sa mag-message. Mapansin man yun, siguro mga abuti ng weeks, 3 weeks o month, ganyan, kasi ano siya eh, mag-i-scroll din yung secretary niya. Kasi po, may kaibigan akong malaking vlogger din, ang ginagawa po niya, pag nasa laot siya, naka-schedule na yung kanyang mga pang-upload. Kaya hindi niya mabasa po yung mga comments niyan. Nasa laot siya. Tapos yung video niya nag-play, nagko-comment yung mga viewers. So kaya hindi ma-replyan kasi wala po siya doon. Nasa ano po siya ng content. Nasa kabisihan ng content. Mga schedule na po yung karamihang ano, yung malalaking vlogger. Mga schedule na po 'yan. Mga kapin-pin, kaya mga naka-schedule na yan. Kumbaga, naka-stack na yung kanilang mga video. May mga set saka, may mga set po ng oras saka araw kung kailan ipapublish. Schedule.